Hi, hello, and welcome to the final episode of the Season 3 of Kuya Dev Tidbits Podcast. I am Rem, and I am your Kuya Dev. So, finale na. Final episode na. And sa episode na to, tutuloy lang natin yung naging interview natin kay RR. Siguro naman, marami kayo napulot sa previous episode. And hopefully, actually, I promise you, mas marami kayo mapulot this time around as we wrap up the interview and wrap up the whole season. So, yeah, after the second part of the interview, at the end of this episode, babalik ako and I will close out the season. So, till later, enjoy the rest of the interview with RR. Paano yun? Di ba parang nagugulo na ako sa Top Tal eh. Ano ba talaga yung ginagawa ng Top Tal? Medyo di ako masyadong ano rin eh. Familiar. Pero maingay sila eh, di ba? Parang ganun. Sa Top Tal, so pag nag-join ka, hindi ibig sabihin na makakakuha ka agad ng project. So para siyang para siyang Upwork. Pero okay. Vetted lang yung engineers na nakakapasok din sa community. So kasi before ka makapasok sa Top Tal, mag-aano kayo. Parang yung usual na coding exam. Data structures and algorithms, tapos front-end exam. Yan, pag nakapasok ka na, makakuha ka ng access dun sa platform nila na may mga list ng projects, and then yung mag-a-apply ka pa dun sa projects na yun. And wala pang assurance na makukuha mo yung project na yan. Akala ko parang ano siya, parang siyang software house. Hindi pala. Siya, parang platform pala siya. Platform siya na vetted yung engineers. Kaya medyo lalaki yung ano mo, lalaki yung value mo pagka nakapasok sa Top Tal, ano. So yung ginawa nung company mo, parang naganap na ngayon ng mga ano, Top Tal engineers direkta. ganyan nila. Ito na yung ngayon mo, ano? Ito yung Apollo.io. Ito na yun. Apollo.io. 2 years ago, sila nag-message sa LinkedIn. So ano sila? Ito yung parang Silicon Valley ba? Yung main office nila, Silicon Valley, pero ano siya, parang nung nag-message sila, ang naging highlight yata sa akin nun is ano sila, Y Combinator funded company. Tama. Y Combinator. And, ayun, yun yung naging highlight sa akin na nag-reach out sila. So what do they do? Na yung company nila, anong business yung nila? Ginagawa ng Apollo? Ginagawa ng Apollo is to tinutulungan namin yung mga businesses na makakuha ng mas maraming customers, which results to more revenue. So, paano namin yung ginagawa is, pag ginamit mo yung platform namin, magkakaroon ka ng access to 200 million contacts. So, kahit ikaw yung andun, mas-search kita doon, makikita ko yung phone number mo, contact email mo, and then pwede, so for example, ikaw yung business and then may gusto kang ibenta na product. Pwede ka doon mag-filter ng mga tao based on your criteria. For example, nagbibenta ka ng product for engineers na ano, tech leads. So pwede ka mag-filter doon and then i-select mo lang sila lahat doon and then pwede mong kunin yung mga phone numbers nila if available yun publicly or email sila and then pwede kang gumawa ng email campaigns and then pwede kang mag-experiment din dun sa email campaigns mo, mag-experiment ka dun sa message mo kung ano yung mas effective na messaging and ayun, so parang mag-run ka ng A-B test mo and then so for example, nakapag-send ka ng messages to 10,000 contacts and nakakuha ka ng replies ng mga let's say 20% nun. So parang ang laking tulong na yun sa company mo kasi nakakuha ka ng ganun karaming customers based on sa paggamit mo sa app namin.
Parang ano, no? Parang lead pool. Parang kung yung pool lang, ano, tapos yun yung babayaran ng client niya, parang ganun. And even ako actually ginagamit ko siya ngayon. Kasi since nagsusource ako ng engineers, so pwede, ginagamit ko yung app namin ngayon para mag-source ng engineers. So nag-filter ako doon ng mga engineers from Philippines, India, or the US. So mag-filter ako na kung ano yung company nila, and then astig! Pag nakaka-receive ko ng email, sa, for example, may mga nag-reach out sa'yo, ayun, usually gumagamit sila ng ganitong tools. And then, if naka-experience ka na nung may nag-email sa'yo and then hindi ka nag-reply for after 3 days, may follow-up message sila. And then hindi ka ulit nag-reply, may follow-up message sila naman. Yun, automated yun. And ayun, yun yung ginagawa ko. Yun yung, meron kami sa Apollo and ginagamit ko rin siya on a daily basis pag nagsasearch ako ng engineers. Andaya! Kasi alam ko to si RR, ano eh. Madalas mag-recruit to sa amin, sa grupo namin. So, may, ngayon, may tool ka pa ngayon para mag-ano, no? Mag-recruit ng mga tao, no? So, marami ka pa na, ano ngayon, na re-recruit ngayon sa Philippines, sa mga Filipinos, sa Filipino devs? Actually, konti pa lang. Yung mga Filipino engineers namin sa company ngayon is more on, nanggaling siya sa referrals, pero yun, hiring kami sa Philippines and go! Plug muna! Based from experience, ano, very happy yung leadership team sa mga na-hire sa Philippines kasi maganda yung communication skills and you know, maganda din yung attention to detail and overall, maganda talaga yung mga naging hires. And ayun, usually ganun ang ano, yun yung feedback, gusto nila mga Pilipino, eh, no? Ayun, ngayon yung focus areas namin for hiring is India and Philippines. So if may interested nag-apply, reach out lang kayo sa akin. Sige, send mo sa akin mamaya yung actually nasa akin pala yung contact details mo, eh, no? Or gusto mo banggitin ngayon yung ano, paano kanila ma-reach? Okay lang rin. Pwede sila mag-reach out sa LinkedIn. So search lang nila yung name ko, Ricardo Rafael Moson, so medyo mahaba pala. So, ayun, pwede nyo kayo reach out doon, mag-message lang kayo, interested. And ayun, pwede ko kayo tulungan para sa pag-apply nyo, if interested kayo. Mayroon kaming front-end, back-end position. So, ayun. Ano ba current stack nyo? Para rin ang current stack? So, front-end, ang technologies namin nagamit sa front-end is React.js, Storybook, Cypress, and then sa back end, MongoDB, Ruby on Rails, Elasticsearch, yun yung gamit namin. Yan. Nice. Sige. Yan, mas maraming Pilipino makapasok sa mga ano, mga ganyan na companies, so ganda eh sa mga gusto natin mangyari eh. Tapos ano, siguro mabalik tayo sa ano, dun sa story mo. Throughout your journey, parang ano sa tingin mo yung parang pinakamalaking attitude or habit na pinaka nakatulong sa iyo para marating mo yung kung ano yung ano from yun nga from being someone na walang tech background to someone na agad engineering manager in a very short amount of time. Ano sa tingin mo yung pinaka key na nagdulot sa iyo ng ano ng ganun na success? I think dalawa. So yun yung una, mindset, growth mindset. Pag meron ka na noon, yung other one is habits. So focusing on goals on habits instead of goals. So ang parang strategy ko is so pag tinatry ko kasi apply yung mga project management tools sa personal life ko, sa personal goals. So for example, gamit kami ng OKRs or sprint planning or stand-up. Tinatry ko siya i-modify and apply sa personal life. Pero yung naging very effective talaga sa akin in terms of habits is, so yun, magsiset ako ng goal, mag-identify ako ng habits or
simple tasks na gagawin ko on a daily basis, weekly basis, or monthly basis. For example, may gusto akong aralin na course, magsiset lang ako ng daily habit na yung madaling i-achieve. For example, 15 minutes mag-aaral ako sa YouTube. Ganun. And then gagawin ko lang siya every single day. Gagawin ko siya as first part of my day. Kasi pag ginawa ko siya as last part, minsan dahil mo ginagawa sa work, makalimutan mo na siya. And then, ayun, gagawin ko lang siya every day. And then, by the end of the week, para magkagawa ko ng sprint retrospective ko, nagre-reflect nice, ako, kamusta yung habit ko, nagawa ko ba siya, and then, ano yung pwede kong gawin differently the next time. So, yun, ulit-ulitin ko lang yung cycle na yun, and yung naging effective para sa akin. Nice, nice. Mm-hmm. So, ano naman, madalas mo rin nabanggit kanina yung pinsan mo na nakatulong sa'yo para during your journey. How important is it to find a mentor? Sobrang important ng mentor, and I wish nakakuha ko much earlier. So yung sa pinsan ko, more on, hindi naman niya ako directly mentor. More on nagbigay siya ng guidance. Pag, for example, may tanong ako, mas maganda bang mag-join ng big company or small company sa early stage of your career? Pero in terms of yung sa question mo, gaano kahalaga ang mentor? Sobrang important siya. For example, if nag-i-start ka pa lang sa journey mo, gusto mong mag-shift ng careers. So, for example, yung usual timeline is, 1 year. Pag may mentor ka, kaya kanyang tulungan and pabilisin yung journey mo. So, pwede yung 1 year mo maging 6 months. So, sobrang laking tulong siya in terms of speeding up yung learning rate mo. And ang dami mo rin matututunan sa mentor mo. Even now, kahit ngayon, may mentors ako. So, sa work, may ginagamit kaming platform, ang tawag dun is Plato HQ. So, mentorship platform siya, and ayun, pwede ka mag-book ng call kahit kanino na andun sa platform. So, meron doon mga managers, directors from Netflix, Google. So, oh, nice! So, maganda siya. So, ayun, sobrang important siya. And kahit ngayon sa journey ko, ang dami ko kasing hindi pa alam as an engineering manager. Yung paano yung hiring, paano yung performance management. So, ayun, pag may mentor ka, si-share mo lang yung challenges mo na na-experience mo for the past week, and ayun, makakapagbigay sa ng perspective kasi nadaanan nila yun eh. So, mas mababilis nila yung learning rate mo, yung ayun, makakapagbigay sa ng insights, ano yung pwede mong gawin differently sa challenges mo. So, sobrang laki tulong. So, what's that again? Plato HQ? Ano yun? Paid platform siya? Oo, paid platform siya. Ayun lang, ha? Medyo mahal din siya, pero ayun, okay naman. US, eh. Maraming mentor. Pero meron din mga platforms. If interested yung listeners na kumuha ng mentors, merong mga platforms like ADP List. Meron din mga free mentors. And if gusto mo ng paid mentor na hindi kasing mahal ng Plato HQ, meron ding Mentor Cruise. Ayun. Ayun yung mga magandang mentorship platforms if interested silang kumuha ng mentors. Nice, nice. May mga ganyan na pala eh. Nung panahon natin, parang nagsimula tayo, parang wala eh. Parang, ano lang, suntok sa bon lahat ng ginagawa natin. Yun nga eh. Buti na lang. So, another question siguro sa ano, sa current role mo naman ngayon. What made you decide na mag-pursue as an engineering manager na? So, nung nag-join ako sa Apollo, front-end engineer for 1 year. So, nung I think 6 months or yeah, around 6 months into the role, na-realize ko mahilig pala ako dun sa pag-breakdown ng tasks, paggawa ng user stories, yung parang yung ikaw yung nagmamanage ng delivery, and isa pa is
mahilig din ako dun sa pag i-improve ng processes. So pag may nakita akong inefficient na process, ipipitch ko siya dun sa manager ko, sabihin ko, pwede natin to i-try. And ayun, so na-share ko rin kasi kanina, di ba, na mahilig din ako i-apply yung parang process thinking sa personal life ko. So parang yun yung hilig ko talaga. And dumating yung time na parang may mga araw na ayoko nang mag-code. Mas gusto kong isipin na lang yung processes. And ayun, hindi ako yung nag-decide na pumunta ako sa engineering management. Nagkaroon na lang ako bigla ng call with my manager and yung tinanong niya ako if gusto kong mag-transition to engineering management. And ay, hindi niya pala ako tinanong. Sinabi lang niya na gagawin niya ako ng choice. Engineering manager. Kasi ang nangyari nun is may front-end engineering manager kami and then nag-resign. And then nag-resign yun. Parang ako na yung nag-run ng mga ano namin, yung learning sessions and ako yung nag-improve ng processes. And ayun, na-realize ko. So, ikaw yung nag-step up? Oo, ako yung nag-step up para dun sa naiwan. Ganda, ganda. So, nakita talaga nila na ano, na para mukhang okay ka rito, you know? Sa ganitong world. Yun din kasi yung hilig ko eh. Kahit yung sa mga inaaral ko nun everyday, more on yung sa mga books na binabasa ko, podcast, ayun, more on dun sa engineering management. Ayun, may nabanggit ka mga podcast. May mga ma-share ka na podcast dyan na pwede pakinggan ng mga listeners natin na makatulong din sa kanila kung interested sila sa ganyan na role. Sa podcast, ito, una yung kay Rem, Kuya Dev, yung pakinggan nyo sa career shift. Pero for, ano naman, sa engineering, podcast around sa, ano ba, sa tech or engineering? Siguro kahit na pinapakinggan mo ngayon yung mga usual na ano mo. So ngayon ang pinapakinggan ko sa engineering management is so yung una is Dev Interrupted, so and then podcast. Ah, narinig ko podcast yata yun, oo. And then may mga nag-interview sila ng mga engineering managers, directors from different companies like Netflix, Google. So dinidiscuss nila yung mga topics like developer productivity, how to measure developer productivity, or iba't iba pa. And nakalimutan ko yung name, pero mayroon pa ako isang favorite na podcast. Sikat na engineering manager siya from Netflix, Ryan Burgess. Hindi ko na matandaan, pero I think, ayun pala, Front End Happy Hour. Very casual lang siya na podcast, pero ayun, maganda siya. Iba't ibang topics yung pinag-uusapan doon. Front End Happy Hour, yung name ng podcast. Nice, solid. Isa pang tanong. Di mo na may sub-code? As in, wala na? Or nagka-code ka pa rin on the side? Or may mga projects ka na ginagawa as ano on your personal time? Ngayon, wala talaga. Hindi na ako nagka-code. Wala na talaga. Pero may times din na nami-miss ko mag-code. Yung isang reason is nakaka-miss din yung feeling na yung 2-3 hours kang nakafocus lang sa isang bagay. Kasi yung sa engineering management, iba yung skill na kailangan mo dun is yung kaya mo mag-context switch ng madalas. Tapos yung sa ano naman sa coding, kailangan talaga ano kay yung focus. May focus ka, andun ka sa zone for multiple hours. So yun yung I think na nami-miss kong feeling din sa coding. And ayun. Pero ngayon wala akong projects na ginagawa. Engineering management, maraming context switching. Hindi ba siya mahirap pagka ganun? Or kayang-kaya ng wiring ng ano brain mo? Sa engineering management, context switching, parang it's a skill na rin. Yung kasi minsan kailangan mabilisan ka rin mag-decide, tapos parang every hour may iba't ibang meetings. Minsan usually ang itsura ng araw ko is
9 p.m. to 2 a.m. dire-diretso yung meetings. Iba't ibang meetings. So, okay. And then in the middle of the meetings, kailangan mo mag-reply sa mga Slack messages, and then emails. So, ayun, maraming context switching, and then sobrang different talaga siya from life before. Nice. Oh, pang ano 'yun, ha? May specific na tao na mag-enjoy sa ganyan, eh. Makatulad mo na talagang ano, eh, no? Oh, yeah, hindi siya pwede sa mga magulo yung utak. Tapos, di ba nagpunta ka na ano? Parang nakita ako nung, kailan ba yun? Mga before yata na pandemic or during? Yung parang nagpunta ka sa Silicon Valley? Hindi sa mong Silicon Valley. So last, like, 2 to 3 years ago before itong company na to. Andun ako hindi itong company na yun. Hindi. So, alam mo ito yun. Okay. Yung before. Yung dental startup. Kawork ko pa si Paul tsaka si isang name. Nakalimutan nga. Sino nga ba? Si ano? Si JC ba? Hindi. Oh, si JC. JC si Paul. Okay. Kawork ko lagi siya. So, ayun. Parang pumunta ako mag-isa sa US noon para i-visit yung insan ko. So actually nagulat yung sa company ko na mata ko andun. So parang in-sponsor na lang din nila yung pag-stay ko doon for 1 month para makatulong din sa ano. So pero yun, maganda experience. Nakapag-ikot-ikot doon. Pero, maganda siya experience. Pero sayang, hindi ako nakapunta ng mga meetups, mga conferences. So, yun, sayang. Pero okay siya. Ano yun? Nag-work ka talaga doon sa office nila doon? Oh, for 1 month. Nag-work ako doon sa office. Magandang feeling kasi parang after 1 year ko naka-work yung mga ka-work ko sa from the US. First time ko silang makita in person. Ayun. So ano yung ano mo? Ano yung naging ano nun? Parang ano yung naging kaibahan? Parang yung mga dun sa work culture nila dun sa office nila versus dun sa naging work culture mo dito sa Philippines? Yung work nakita culture, mong differences. Differences. In terms of work culture, may mga times na pag may isi-ship ko yung product or feature, isa so, umabot kami ng 4 a.m. tapos ibigyan kami ng pizza tapos energy drinks. Parang two times yata nangyari yun. Pero very, ano, very intense. I think yung sasabi ko. Pero very, hindi ko alam yung right word, pero siguro very intense yung experience. Pero masaya siya. Parang hackathon yung feeling. You know? Yeah. Nice. Pero ano yun, di siya mismong Silicon Valley pero malapit-lapit ganun. Yung office hindi siya sa mismong Silicon Valley. Parang 1 to 2 hours drive siya from Silicon Valley. Na ganun nag-spill na yun, eh. Kasi ang mahal na sa ano. Oo, mahal nga yung ang mahal na. Tapos, ano pa ba? Ano pwede mong mabigay na mga advice siguro sa mga nag-aspire talaga na makatalon into tech, na lalo na sa mga katulad mo na talagang sobrang layo, eh, music, eh. Music talaga. Tapos napunta ng tech. Kasi maraming ganun, eh. Marami tayong natatanggap na ganun na tanong, eh. Eh, ako naman kasi, magkasabi ako ng advice is, kasi medyo tech din ako kahit papaano, eh. Dahil engineering ako nang galing, eh. Pero sa tulad mo na talagang absolutely zero tech na ano, although ano ka naman, interested ka naman beforehand, but masasabi pa rin natin talaga na parang zero yung ano, yung background sa tech, eh. So ano yung mga mabibigay mo advice sa mga katulad mo na galing ng sabihin natin nursing or yun nga, music or teaching? Yun, marami tayong sumasali sa group natin ng mga teachers, eh. So,
ano yung mga mapapayo mo sa kanila para ma yung mapadali yung ano nila, yung journey nila? Siguro yung una is, and if plano mong mag shift to tech from a different career, ang una is sumali ka ng mga communities, groups, kasi may mga times talaga na madedemotivate ka, lalo na if wala kang nakikitang progress. So maging active ka dun sa mga online groups, local groups, makipag-interact sa mga tao, kasi malaking tulong yun in terms of motivation and the speed of your learning. And yung isa naman is, if possible, kumuha ka ng mentor. Malaking tulong yun para hindi mo pagdaanan yung mga bagay na hindi mo muna kailangan aralin. Yung parang i-optimize yan yung mga kailangan mong aralin para makuha mo yung first job mo. So, yun. Una, find a community. Yung isa, find a mentor. And then, yung pangatlo is, yun, yung binanggit ko kanina na growth mindset and habits. Yun, para magsiset up ka ng system mo para pag nag-set ka ng goal, ma-achieve mo siya using those habits na sinet up mo para sa sarili mo. So, magsasuggest lang ako ng books. Yeah, sige, go. So, yung go. Isa, yung sa growth mindset is, yung name ng book is Mindset by Carol Dweck. Yung for habits naman, maganda yung book ni James Clear, yung Atomic Habits. So, yan, basahin niyo yung dalawang books na yun and makakatulong siya sa learning journey niyo. Oh nga pala, munti ko na makalimutan. Ito yung iniisip-isip ko kanina pa eh. Di ba parang nag-ano ka? Nag-try kang mag-enroll or mag-aral ng computer science sa AMA? So, what made you decide na mag-aral doon? And what happened during the whole thing? So, ang reason that ako nag- try kumuha nun sa AMA. Actually, naka ilang sims. So ako na naka-anim na sims. Matagal din. Parang 2 years ko siya inaral. So, ang reason nun is, parang pinag-iisipan kong pumunta sa US nun. Kasi lagi ako ni-encourage yung pinsan ko. And para kasi makapunta ka sa US, makakuha ko ng work visa. Kukuha ko ng visa na I think H-1B visa yung tawag. And parang minimum requirements is meron kang college degree. Since hindi ako nakagraduate, May ganun pala, okay. And ayun, dun sa visa na yun, mas mataas yung chance mo na makakuha nun, kasi para siyang lottery eh. Mas mataas yung chance mo na makakuha nun pag may master's degree. So, mas mataas yung chance mo dun sa lottery system nila. And yung reason ba't hindi ko na siya tinuloy is parang mas gusto ko yung remote life, yung may freedom. Freedom ako na kahit sa ang bansa, gusto ko pumunta and mag-work. So, parang yan, hindi ko na naging goal na pumunta dun sa US. Parang mas type ko na mag-work sa fully remote company and may freedom ka na pumunta sa iba't ibang lugar. And naisip ko din na mas gusto ko yung may freedom ako na pipiliin ko yung ano yung gusto kong aralin. Kasi pag sa AMA, di ba, kailangan mo kunin yung mga nakalagay na courses doon. Tama. Rigid eh. Yung usual na ano na college degree courses, kukunin mo yung trigonometry, geometry, may PE pa, tapos may... Ayun nga, yung minor subjects pa. So, ayun, naisip ko na gamitin ko na lang yung time ko sa pakikipag-usap sa mentors, pagkuha ng courses sa Udacity. Ayun, yung dalawang reason that hindi ko na siya tinuloy.
So ano no, so in tech lagi natin sinasabi, actually, do you agree na yung degree hindi naman talaga kailangan? Yung degree hindi naman talaga kailangan. Based sa experience ko, oo, hindi talaga siya kailangan para makakuha ng trabaho. As long as meron kang magandang portfolio, makapakita mo yung skills mo, ayun, pwede mong makuha yung work. Usually, hindi na sa amin, usually hindi na namin, pag ako, hindi ko na sinecheck yung sa ano yung degree mo, ano yung same. Yung GPA mo, no? yung ano mo, yung kung cum laude ka ba nung sa college, ang sinecheck ko is ano yung skills mo, ano yung naging achievements mo related dun sa ina-applyan mo. So, yan, hindi ko na siya tinitingnan. Pero, meron ding ibang companies na very, very picky dun sa ano sa degree or sa school na pinanggalingan mo. Pero ayun, depende talaga sa company. Pero I think karamihan na ngayon ng companies na nagpo-focus na talaga sa skills dun sa ano mo talaga sa portfolio mo instead of degree or sa school na pinanggalingan mo. Pero you made a great point kanina eh, na yung kailangan pa rin yung ano eh. Di ako aware doon eh, na pagka mag-migrate ka sa US, kailangan mo ng degree. Yun, siguro, doon kailangan mo talaga na mag-aaral. Ayun, yun yung isang... Yun yung hindi ko alam. But do you think may ano pa? There's still value, kunwari, someone who's graduating from high school. Is there still value to a college degree? Okay. I think there's still value. So, may pinsan ako na nagtanong sa akin itong question na to like a few weeks ago. Tinatanong niya kung kasi gusto niya mag-aral ng computer science, gusto niya maging software engineer. Tinatanong niya ako mag-ano na lang daw ba siya, yung Udacity, free code camp, or mag-college siya, or tapusin niya yung schooling niya. Sabi ko sa kanya, gawin niya parehas kasi may value pa rin yun sa college. And yung sabi ko na value na makukuha mo sa school, sa university, is hindi yung sa ano yun eh, hindi yan yung sa mga courses na aralin mo, yung ano yun, mga computer science courses, yung iba't ibang courses, hindi yun yung parang main value na makukuha mo doon. Yung main value na makukuha mo doon is yung connections and yung yung communication skills, yung collaboration skills, yun yung main na value mo na makukuha mo pag nag-college ka. Yung connections, yung friendships, and malaking factor yun sa rest of your life. So, ayun yung... Mga ano yun, lumalabas para mga soft skills eh. No? Yung soft skills, ayun, sobrang laking factor nun. Sige. At medyo naubos na tayo ng oras. Siguro, ano, kung may ano ka ba, may ipa-plug eh, no? Parang artista eh. Kung may gusto kayo i-promote na project or, you know, ano man yung gusto mong i-advertise or something. Siguro, go ahead. Okay, siguro, promote ko na lang yung sa, ipa-plug ko na lang yung sa hiring namin since may mga target akong numbers i-hit para sa hiring sa team ko. So, ayun, if interested kayo mag-apply for a front-end engineer or back-end engineer, may mga openings kami sa Apollo. So fully remote opportunity siya, and maraming learning opportunities dun sa Apollo. It's a fast-growing startup. I think recent valuation is around 900 million. Almost ano na siya, unicorn. Nice. So if interested kayo, masama din sa journey na yun, pwede kayo mag-reach out sa akin sa LinkedIn. So search nyo lang yung name ko, Ricardo Rafael, PH, yung spelling, R-A-P-H, Rafael Joson. So Joson, search nyo lang sa LinkedIn and then pwede ko kayong tulungan sa application nyo. Anong mga useful requirements na hinihingi? Usual requirements for senior engineer, I think 3 to 5 years of experience. Ayun, degree, hindi siya requirement.
So as long as you're kang portfolio and then my experience ka dun sa stack, like React, Ruby on Rails, ayan, pwede ka mag-apply. Pero if ayan, iniisip nyo if kailangan ng degree or graduate ka, ayan, eh, hindi naman siya requirement. May ano ba? May entry level? Entry level? I think meron opening ngayon. Pero hindi ko sure, pero last time meron. So yun, pero pwede nyo message and then or check yung jobs portal dun sa Apollo website. And ayun. Sige. Anila, parting words na lang siguro before tayo mag-end. Parting words, ayun, take advantage yung mga communities and podcasts like this. Kasi sobrang malaking tulong siya, lalo na if yung may times na nadidemotivate ka. So take advantage talaga yung mga communities like Free Code Camp and yung podcast ni Ren. Okay. Thank you for your time, RR. At, thank you din. Sana makapag-meetups na ulit tayo. Ayun, nakakamiss din eh. Nagpapalitan tayo ng ng experiences eh, and insights. Tsaka pagka nag-recruit ka. Sayo eh. Pero sige, again, thank you for your time at pakis na lang tayo ulit pagka balibalita. Sige. Thank you din sa time and opportunity. Thanks, sir. Sige. So, that was RR. Sana marami kayong nakuhang insights mula sa kanya. Not only in career shifting, lalo, but most especially pagka nasa field ka na, nasa tech industry ka na, how to grow, you know? Paano pa mas lalong yumabong yung career mo. So, yeah, with that, siguro, let's end the season. Third season of Kuya Dev Tidbits. Grabe. Hindi ko in-expect na kakayanin ko. At hindi ko rin in-expect actually na may mga makikinig, na may mga matutulungan tayo. And I was hoping for it. I didn't expect na ganito yung maging reception. It's still humble, you know. Hindi naman ako katulad ng ibang podcaster and vlogger na marami talaga yung following. Still just getting started. I'm hoping to, you know, to still grow this platform kasi marami nag-reach out sa akin. Sorry kung hindi ko yung nare-replyan. Talagang busy lang. Lalo lang this past few weeks. Sobrang busy. Not only sa work, but also nag-aaral din kasi ako on the side. And I'm preparing to take, I've decided to take a master's degree in computer science. So, medyo nagpe-prepare na rin ako. Naghahanda na ako. And hopefully, mapasok ako. I'm gunning to enroll sa Georgia Tech. Yung online, online program nila sa MSCS. So, hopefully, yun nga, makapasok tayo. And kung ano man yung matutunan ko doon, i-share ko rin sa inyo, syempre. Most probably, ewan ko, baka dito or maybe on a separate playlist. Siguro, create ako ng separate vlog on my YouTube channel na i-discuss ko lang yung magiging experience ko sa OMSCS or Georgia Tech's MS Computer Science. I expected to be a very rigorous program. I've read a lot. I've researched about it. And sa mga nababasa ko, parang mahirap siya. Sobrang mahirap siya. And I'm looking forward to the challenge. I-discuss ko na lang siguro kung bakit ako nag-decide sa another episode. Paano ako nag-decide na mag-MSCS. And yeah, yung goal talaga is to deepen my learnings, my knowledge. It's secondary na lang yung career eh. Hindi naman talaga ano yun eh. It's not something na that's expected talaga na makakadagdag dun sa career mo, but more on, you know, that challenge that ma-solidify yung kung ano man yung inaaral ko on my own,
feeling ko through going by going through the rigorous program of Georgia Tech, mas mapapalalim pa yung alam ko. And I'm planning to take up yung ano eh, yung machine learning specialization nila, and I'm really interested in, you know, deepening my know-how there. Hindi ko kasi napapractice eh. Yun ang problema eh. Although I'm trying to learn on the side, hindi ko siya napapractice. Walang real-world application. So, I'm thinking na baka mas maganda na mag-MSCS na rin ako. Totally, naaral ko na rin naman eh. Kung ano man, yung mga courses na kinukuha ko, parang graduate level courses na rin sila eh. So, why not, ano na rin nila? Why not, formalize it, you know. Again, it's not really for my, you know, makakatulong din siguro kahit paano sa career, but mostly yun nga, to solidify whatever I know right now, whatever I'm learning. And siguro makita ko rin paano yung ano, yung style sa mga top universities, di ba? Kasi yung global top global universities, kasi ano lang tayo, confined lang tayo sa local local academic circle eh. So, gusto ko rin makita paano ginagawa sa abroad, sa US. And yung global practices nila. Gusto ko makita. And I want to experience that. So, yun lang. Something to look forward to, siguro. Kung di ako sobrang busy, sigurado yan, mabibusy ako ng matindi. It's going to be a real challenge. I-expect ko na eh, na talagang madugo siya. But I'm hoping nakakayanin ko naman. Diba? Gusto kong tapusin talaga yung time frame na 3 years. So, yun lang. Yun nga, something to look forward to in future episodes and future seasons of the podcast. Kung ano man yung matutunan ko doon, i-share ko rin. And yung buong experience siguro, yung talagang buong discussion ng bawat course siguro nakunin ko and whatever, iniisip ko parang gawang ko ng ano eh, gawang ko ng separate na vlog eh, just for that. Tignan natin kung gaano kabusy. So yeah, thank you guys for supporting ah. At lumalaki na rin yung Tech Career Shifter Philippines. At the time of this recording, it's about around 12,500 people, 12,500 members, and still growing really fast. Nakikita ko parang yung mga member nanggagaling sa ibang groups din eh, parang yung mga current members, may mga nagtatanong doon sa ibang Facebook groups and other subreddits, pag kami nagtatanong na paano mag-shift ng careers, may mga members tayo na nagsasabi na sumali kayo sa TCS, parang ganun, which is really good. Ibig sabihin parang positive yung nagiging epekto ng grupo, ng community. Which is what I want, you know. Na tipong yung mga members mismo yung magsabi sa ibang tao na, uy, sali kayo rito kasi it has helped me, it's helping me. So I want you to experience that, na para matulungan ka rin ng community. And if you're part of the community, you know, pass it forward. Pag nakakatulong sa inyo yung community, nakakatulong sa inyo itong podcast, pass it forward, you know? Sabihin niyo sa mga kaibigan niyo na interested din na mag-shift ng career or naghahanap ng ano, ng something na fulfilling, iba naman, you know, parang nababato na sa career nila, baka pwede nilang i-try yung tech. And for people rin na nasa tech na medyo na hindi alam pa paano mag-grow, na lost sila kung paano mag-grow sa current career nila, sabihin nyo lang, Tech Career Shifter Philippines, sali kayo dito, and maybe, you know, i-refer nyo yung podcast natin, di ba? Baka makatulong sa kanila. So, yun lang. Sana dumami pa kayo, lumaki pa lalo yung community, mga followers natin dito. And sa mga naging followers ko ever since, sobrang salamat. Sana nakakatulong pa rin ako sa inyo, hindi kinagisawa sa mga sinishare natin. And hopefully, kayo rin. Sana ma-guest ko kayo rito sa podcast kasi I wanna know your own stories, di ba?
Kasi iba-iba tayo eh. Although, no, may mga insights kayo nakukuha sa akin sa mga na-interview natin. Nas na-i-apply nyo sa situation nyo, iba pa rin yung mangyayari. There's never going to be the same story. Talagang iba-iba yan, di ba? And I highly encourage din yung mga nagsasucceed na mag-shift ng careers dahil, maybe with the help of TCS and with the help of the Kuya Dev Tidbits podcast, kung nakatulong man ako sa inyo, nakatulong yung community, I highly suggest nga na to pay it forward. If you have the time and if you are willing to or you're open to sharing, I highly encourage you to go to our subreddit ng Tech Career Shifter Philippines and share your story there. Even you know, kung ayaw nyo na malaman yung identity nyo, you can create an anonymous account naman eh. Madali lang naman sa Reddit yan eh. So, go to subreddit.techcareershifter.com. Not subreddit. It's reddit.techcareershifter.com. Yung links naman nasa baba ng description natin. Just share your story. Tapos, bigay kayo ng insights paano nyo ginawa. Para makatulong din sa iba. Para dumami pa tayong mga Filipino developers. Kasi, yun ang yun talaga yung gusto kong mangyari, na dumami tayo at dumami yung Pinoy na mas technically tech inclined, no? Technology inclined, and by na-discuss ko na to dati, di ba? So another episode, binuulit ko na lang pagka technologically inclined ka and you know how to program, you know to medyo problem solver ka eh. Tsaka magiging ma-develop yung magiging innovative mo eh. So I want that to spread sa Philippines, tumami tayo yung magiging innovative. Sana, you know, makatulong sa pag-angat ng bansa natin. So yeah, masyado na naman masyado na naman ako marami sinasabi. So tigil ko na rito and thank you, and I hope I would see you again guys sa next season and then seasons after that, you know. I intend to do this, you know, hopefully forever, hanggat kaya ko. So see you next season 4 na ang bilis, di ba? I think 50 episodes na ba ako? Bilangin ko na lang nga ulit. I-announce ko na pag naka 50 episodes na ako. Just tignan natin kung may pera tayo. Hindi ako yung tipo ng mahilig pag-giveaway. Pero tignan natin bilang pasasalamat, di ba? Maybe not on the 50th episode. Siguro sa 100th episode. Tignan natin kung kaya. At medyo may kausap na rin ako para i-redesign yung logo natin. Hindi ko kasi pwedeng gamitin yung logo for hindi ko siya pwedeng i-monetize eh. Parang may stipulation dun sa contract nung pinaggamitan ko na platform to create the logo eh. So, hindi siya talaga totally akin. Hindi siya 100% akin. So, I'm talking with a friend na to redesign my logo na parang akin na, di ba? I can, create swag, no? Tapos pamimigay natin or, no? I don't know, baka may gustong bumili, I don't know. Tingnan natin. Yeah? It's something na makakatulong din sa atin eh. So, yeah. Thank you. Thank you for tuning in. And see you again next season. And keep on learning, guys. Keep on learning. Keep on growing. And keep safe. Bye.